Alright, so ito yung service record, diba? So sa service record, makikita natin sa pinakamataas yung service inclusive dates kung kailan ka nagsimulang magturo. For example, dito is October 29, 1997. Designation, ito yung teacher 1. Ito yung record of appointment mo. Makikita dito ang status. Ikaw ay substitute or permanent. Then, salary grade. Pati na din yung kung ano ng step. Halimbawa, salary grade 10, step 1. Tapos, salary 7,309. Tapos, office, entitling yung saan ka nag, yung station mo. Makikita din dito. Tapos, leave, mga absence, without pay, dito yan may ilagay. Tapos, remarks. So, ito yung makikita natin sa service record. Halimbawa, dito sa teacher na ito is, ang dami niyang mga entries. Diba? Every year. Then, lalo na pag may meron kang sick leave, halimbawa nito, ganito. Tapos, return to duty. Malalagay yan sa iyong service record. Ayan. Lahat ng mga data ay nakalagay sa iyong service record. Ayan. So, sa teacher na ito is meron siyang dalawang pages. Dito naman sa PDS, okay, makikita natin dito sa pinakaliko, sa number 5, ang work experience. Diba? Sabi dito, include private employment. Tapos, ang pinaka, ano talaga is, start from your recent work. So, dapat daw, ilagay mo dito sa pinakataas na bahagi ang recent work mo. Status ng iyong trabaho. Okay. So, inclusive dates, from, tsaka to. Nandito din yung position title. Tapos, do not abbreviate. So, isulat mo yung full description. Tapos, dito yung pangalan ng station mo. Do not abbreviate din. Tapos, monthly salary. Then, yung salary grade. Tapos, status of appointment. And then, tinatanong ka kung government service ba? Yes or no. Or why or N. Okay. So, lahat ng ito ay makikit. Lahat ng kailangan dito ay makukuha natin sa ating service record. Okay, dito sa ating service record. Ngayon naman, sa service record, ang pinakataas na bahagi ay yung pinakauna. So, hindi dito ang ating titingnan. Doon tayo titingin sa pinaka-ibaba. Okay, nasa page 2. Diba ang dami? So, kung ikaw ang tatanungin ko, kasya kaya ito dito sa ano PDS mo sa work experience? So, hindi talaga yan magkakasya. Kailangan mong gumamit ng separate sheet. Pero, pwede natin yang paliitin. Okay, paano? Balikan natin dito sa pinakahuling bahagi ng service record. Tingnan, ang tama nito is tingnan mo lang yung position mo. Teacher 2 pa rin, di ba? Pinakauna mong tingnan is yung salary mo. Halimbawa, dito banda, 25,653. Tapos dito naman, 25,653. Sa pangatlo is 25,653. So, ibig sabihin, itong tatlong ito is hindi mo kailangang ilagay lahat ang tatlong ito. Itong mga detalye na ito sa service record, hindi mo kailangang ilagay doon sa PDS mo, sa work experience. So, ano lang ang ilagay natin? Kailan nag-umpisa ang 25,653?
So dito siya nagsimula sa January 1, 2020. So yun ngayon ang ilagay mo dito sa work experience mo. January 1, 2020. Tapos halimbawa, ito pa rin yung ano mo. So i-present mo na, kasi wala namang pagbabago sa sweldo. Tapos tingnan mo yung position, teacher 2, tapos agency, Mabuhay is Mabuhay Elementary School. Okay, tapos monthly salary is 25,653 pesos. Tapos salary grade, parehong salary grade 12 step 5 12 step 5. Status of appointment, permanent. Tapos government service, yes. Okay, titingin na naman tayo ng sweldo. 24,000 24 24 24. Okay, ito lahat. Hindi mo kailangan ilagay ito lahat. Tingnan mo lang ang umpisa. Kailan nag-umpisa ang 24,096 pesos? Nasa January 1, 2019. So ilagay mo yan, January 1, 2019. Up to kailan? So tingnan ulit ang sweldo hanggang dito sa December 31, 2019. December 31, 2019. Tapos position, Teacher 2. Tapos parehong eskwelahan. Sahod, salary 24,096 pesos. 24,096 pesos. Tapos salary grade 12. Tapos permanent at saka government service. Titingin na naman tayo. Tapos na itong 24. Dito tayo sa 23 na naman. Kailan nagsimula ang 23,200? Okay, hanggang dito. So nagsimula siya nung March 12, 2018. Hanggang December 31, 2018. December 31, 2018. Tapos teacher 2, same school. Sahod 23,212 pesos. Salary grade 12 plus 5. Tapos permanent. Tapos yes. So ayun mga kaguro, no? Hindi mo na kailangan isulat lahat kung ano mang ang nakalagay sa iyong service record. Titingnan mo lang yung kailan nagsimula yung sahod. Titingnan mo lang yung sahod mo. Tapos, tingnan mo lang kung kailan nagsimula at kailan nabago. Kailan yung huli. Yun yung ilagay mo dito sa from at saka sa to. Diba? So, sa parang ito is, hindi na agad mapupuno ang iyong PDS. Lalong-lalo na dito sa work experience. Nakadalasang problema, lalo na pag medyo malaki-laki na or matagal ka na sa serbisyo. Yung iba, kailan pang gumamit ng panibagong sheet of separate sheet of paper, 'di ba? Na pwede naman pa lang ganituin lang. Okay, kung gusto mo pa ng mga ganitong uri ng video, mga topic na maaaring magpadali sa ating mga trabaho bilang guro, paki-like ng ating video. Pagkatapos, pwede kang mag-comment. Tapos, paki-click lang po ng subscribe. At i-bell all nyo na rin. Pwede mo rin po i-search ang hashtag Central Simple Vlogs. Wala pong espesyal. Para makita mo kung ano yung mga content natin.
Halimbawa, itong maling paraan ng paggamit ng module, itong monthly connectivity, mga sagot sa module, isulat sa sagutang papel, how to divide supplies, LDM, printing using phone, at saka marami pang iba. So ayun, don't forget to share. Salamat po sa panonood. God bless.